Magandang araw po. Ang video po natin ay dito sa garden. Share ko sa inyo itong aming kalamansi na araw-araw po. Dito kami kumukuha ng ginagamit. Ginagawang kalamansi juice. At ginagamit namin sa araw-araw na panluto katulad ng sa adobo or pang marinate po. Hindi na tayo bumibili dahil marami pong bunga ang kalamansi natin dito. At ito po ay non-stop ang bunga. Merong malalaki, may bulaklak, at may mga beginning pong maliliit na bunga. Ayun po. Kung napapansin nyo, ayan o. Yun, maliliit. Kaya dire-diretso po yung pagbunga ng kalamansi natin. Simula po nung kinanim namin to, nung maliit, dire-diretso po ang pagbunga ng kalamansi. Kaya hindi tayo bumibili sa market. Tama-tama po, may time na mahal ang kalamansi. Sabi ko nga sa inyo, dire-diretso ang pagbunga. May malalaki, may maliit, o katulad po nito. Kung napapansin nyo po, eto. Yan. So, may malaki na pwede nang gamitin. Meron din naman pong maliliit, tapos may bulaklak, kaya dire-diretso po ang pagbunga ng ating kalamansi. Yan po. Ay kung bibilin po natin sa market, medyo malayo po ang market dito sa amin, kaya mas maganda po ay may sariling tanim or puno ng mga gagamitin katulad ng kalamansi. Ito pong kalamansing ito, tinanim namin nung nagpatayo kami ng bahay dito, nung tumira na kami dito. Ayan po yung kalamansi na pwede nang i-harmes. Ayan po, yun yung laki, pero mas lalaki pa po yan dyan. Medyo mainit lang po. Ayan na. Sinuba at napakadaming bunga ng kalamansi. Ayan po. Medyo mainit lang kaya hindi masyadong makita. Ayan po. At sasamahan na rin po natin ng pag-harvest. Ayan po. Ang dami pong buko. Ayan po ay dire-diretso dahil may bulaklak. Ayan po, oh, may bulaklak at may mga buko, may mga bunga. Ayan. Tayo po ay kukuha na rin at tayo mag-aadobo. Ito po yung gagamitin nating pampaasim kaysa sa suka. Mas masarap po ito. Ayan. Maganda po pag yung may sariling puno dahil press na press po yung ating mga kalamansi. Pag kailangan mo na lang, kukuha ka sa puno. Yan po. Ang puno ng kalamansi natin ay ilan din po. Meron tayo sa labas ng bahay, sa harap, meron tayo sa likod, at meron doon sa ilayo. Dagdagan na po natin ang kuha at tayo ay mag-aadobo. Ito po sa araw-araw, dito kumukuha yung bunso ko ng pang kalamansi juice. Mahilig po siya sa kalamansi juice, kaya kada magtitimpla, kumukuha na lang siya dito. Yan. Binawasan namin ang sanga dahil dati po ang kubo namin ng halaman ay nakadikit dito, so kaya namin in-adjust yung aming kubo ng halaman. Kasi sumiksik na siya sa kubo, kaya inatras po natin dito. Team Ferrari, ito lang po muna ang ma-share natin. At update na rin kay Whitey. Dahil tayo nga po ay busy sa pag-harvest ng paminta. Ngayon lang pong Holy Week ay hindi tayo mag-harvest dahil
pamahiin po na huwag munang mag-aakyat pagka ganitong Holy Week. Kaya after Holy Week na po uli ang aming pag-harvest ng paminta. Tayo po ay natapos na mag-harvest ng kape. Hindi ko na lang isinama or binlag dahil busy po. At yearly nga po, sabi ko sa inyo, yearly ang harvest ng mga paminta at kape. Sa susunod naman po, ipakikita ko sa inyo yung mga halaman ko. Inayos ko po siya. Dahil summer, kailangan po ng malamig ang mga halaman. Kaya gumawa tayo ng kubo na pagsisilungan ng mga halaman. Dahil kawawa po yung halaman, bawal pong mainitan. Yan. Ito po yung ating kinuha. Ito po yung ating kinuha dahil tayo mag-aadobo. Yan. Hinahanap nila yung aso dahil maliligo. Nagtatago po dahil ayaw niyang maligo. Ayan po. At daladala ni Capitanio Farmer. Pinaliliguan ng aking babae. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Capitanio Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel namin at pagpapalipad sa channel namin. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.